para sa mga taong iniiwan, ako kasi naranasan ko rin maiwan. Naranasan kong iwanan ng taong pinakamamahal ko. Nakasama kong bumuo ng mga pangarap namin, magkaroon ng bahay, ikasal, magkaroon ng anak, magkaroon ng pamilya. So, ang tanong, bakit nga ba tayo iniiwan? Masasabi ko lang, bakit tayo iniiwan kasi minsan, number one, may pagkukulang din kasi tayo. It's either wala tayong time sa kanya, hindi na siya tinitext, walang communication. So, habang malayo tayo sa isa't isa, nakikita niya yun sa nagiging kasama niya or nakakasalamuhan niya sa trabaho niya. Which is tama naman kasi ganun din naman yung nangyari sa akin. Kumbaga, naging kampante ako na ay sobrang mahal ako ng boyfriend ko. Hindi niya ako ipagpapalit. Pero bakit ikaw ba may ginagawa ka bang way na para hindi mawala yung pagmamahal niya sa'yo? Kaya yun, maiisip mo rin minsan, ay siguro nagkulang ako. Yun nga, number one dyan ay may pagkukulang ka. Maiisip mo lahat na nagkulang ka sa time, nagkulang ka din sa communicating sa kanya, kumbaga sa araw-araw, nakakalimutan mo siyang i-text, nakakalimutan mo siyang kumustahin. Kailangan niya rin yun eh. Eh, yung kasama niya sa trabaho. Lagi niya nakakasama, lagi silang masaya. Ikaw na nasa malayo. Wala. Hindi mo siya nakakausap araw-araw. So, yun, number one, pagkukulang. Pero kasi sabi nila, pag kontento sa'yo yung taong mahal mo, or yung taong mahal ka, pag kontento siya sa'yo, hindi na siya maghahanap ng kulang sa'yo. So, yun lang. Bakit tayo iniiwan? Kasi may pagkukulang tayo. And may isip na lang natin na nagkulang tayo nung nawala na siya. Nung nawala na yung taong mahal natin. So, sa mga nagmamahalan dyan, habang mahal niyo pang isa't isa, huwag niyong kalilimutang kupustahin araw-araw. Huwag niyong wawalain yung communication sa isa't isa. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Communication, tiwala, at maging tapat lang palagi. Magtatagal ang relasyon niyo. Alright?